Magandang araw po muli mga sir. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bale, ito na po, nandito na po tayo ngayon sa project po natin dito sa Cerro Macamarini Sur. Kakarating lang po namin dito. Ipapakita ko muna po sa inyo yung sitwasyon ng mga flooring na itatalas po natin dito. Yung isang building po dito. Ayun, so ito po mga sir yung entrance po nitong isang building dito. So medyo matubig lang po gawa po ng galing dito sa labas. Siguro po isa sa dahilan ng kung bakit nagtutubig dito sa loob, dahil yung finish plaster po dito sa wall hindi pa sagad. Medyo mataas pa, kailangan pang ibaba. Ito po yung area na itatiles po natin dito sa isang building. Ito po yung mga lababo dito. Kasama din po ito sa mga itatiles natin. Ayan. At ito naman po yung mga tiles, 60 by 60. Ceramic. So ito po, nasa 800 pieces na po ito. Nung una ko pong punta dito, ano pa lang to, 300 pieces. Nadagdagan siya ng 500 pieces mga sunod na araw nung pagpunta ko po dito, yung pag-visit ko dito. So ito po pala yung tile adhesive na gagamitin natin dito, yan o. Heavy duty. Kung bakit po heavy duty yan, so panoorin nyo po yung isa kong video kung ano nga po ba yung pagkakaiba ng heavy duty sa original na tile adhesive. Dahil ito po, makita po natin 60 by 60. Na timing po, na linggo po tayo pumunta. Dahil medyo malayo rin po kasi yung biyahe natin. Simula po sa Bula, Camarines Sur. Bumibiyahe po tayo papuntang si Roma. So, ito po yung mga CR naman. Ayan. So, nung una ko pong pagsukat nito dito ay 130 square meter. Siguro ulitin ko na lang po ngayon. Ngayon po, ang gagawin namin, magle-level kami, so lilevelan po natin to. Lahat ng kanto dito lalagyan natin siya ng level. Para bukas kapag dumating na po si foreman at ma-finalize na po yung finish floor nito, dahil kailangan po natin makuha o malaman kung yung finish floor, para alam po natin kung gaano kakapal yung mortar o dry pack na gagamitin natin dito sa pag-tiles. So ang kasama ko po pala ngayon si Boss Roel. Yan o. Yan, so siya muna po yung katulong ko ngayon, kasama ko ngayon. At so magle-level po kami dito, no. Maglalagay po tayo ng levelasyon dito para maging basehan natin ng magiging finish ng tiles po natin. Ayun. Yan, so kung makita po natin, meron dito mga mga levelasyon na. Kaso yung sabi po nila dito ay mali daw po 'yan, Kaya maglalagay po tayo ng panibagong levelasyon. Kukuha po tayo dyan sa may hamba na yan. Susukatin po natin yung 210. At yun po yung initial na pwede nating kunan ng levelasyon nito, yung finish floor. Kung saan po papatak yung 210 natin, yun na po yung pwede nating basehan. Pero depende pa rin po, kasi kung halimbawa dito sa 210 dito sa main door, kapag meron pong parteng mataas dyan, so kailangan po natin siyang i-adjust. Ayun, so yan po yung isa sa mga pwede nating mga pagbabago na pwede nating gawin dito. So yan naman po yung mga buhangin. Magbibisitay na lang tayo. Hindi na po tayo mag-order ng buhangin dahil nandyan na. Maging yung tiles natin, yung tile adhesive, nandyan na rin. Siguro po yung tile grout na lang yung isa sa i-order pa natin. Ayan, so yan po pala mga sir yung building. Ayan siya. So ito po yung isang building. At meron doon na pinaplasteran pa. So doon naman po ganun din, may mga ipiplaster pa. Ito po yung isa. Ayan, so ito po ganun din, finishing pa din. Kaya ito muna po yung unahin natin dito.